Ang sabi nila, ang lahat ng pagsubok na ibinibigay sa buhay ng tao ay may dahilan. Pero hanggang kailan mo kakayaning pasanin ang pagsubok na yon? Para lamang mahintay ang sagot sa tanong na ano nga ba ang dahilan para lumaban at patuloy na mabuhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Dexter, 36 years old at nagtatrabaho sa isang advertising company dito sa Mandaluyong. Sa totoo lang, ngayon pa lamang ay medyo naluluha na ako habang sinusulat ko ito. At sana ay ma-share ko ng maayos ang kwento namin ni Aubrey. Papa Dudut, bago pa lamang ako noon sa kumpanya bilang isang production artist nang makilala ko si Aubrey. Siya ang aming creative director. Sa unang beses pa lamang na pagkikita namin sa opisina niya para ipaalam sa akin ang mga dapat at hindi ko dapat gawin sa oras ng trabaho ay aminado akong attracted na ako sa kanya. Maganda kasi talaga siya, Papa Dudut. Matangos ang ilong, makinis ang mukha at singkitin ang kanyang mga mata. Idagdag pa na maganda ang kutis niya at balingkinita ng kanyang katawan. At para mas lalo ninyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, ay malaki ang pagkakahawig niya kay Miss Sanya Lopez. Kaya walang lalaki ang hindi hahanga sa unang beses na makita siya. Pero sa kabila ng napakagandang mukha ni Aubrey, ay ang pagiging mataray at suplada niya, Papa Dudut. Medyo perfectionist siya pagdating sa kanyang trabaho. At sa konting pagkakamali mo lamang ay ipaparamdam niya sa iyo na parang ikaw ang pinakabobong empleyado niya sa opisina. Minsan ko na kasing naranasan na masigawan niya nang nagkamali ako sa trabaho. At paglabas ko nga ng opisina niya, naabutan ko pa ang mga kasamahan ko sa trabaho na nagkakatuwaan at nagpupustahan kung hanggang kailan daw kaya ako tatagal bilang production artist ni Aubrey. Marami na raw kasi ang nag-resign dahil sa ugali niya. At akala ko rin na hindi ako tatagal sa trabaho ko. Pero hindi ko napansin na halos isang taon na pala ako dito sa kumpanya. Papa Dudut, sa mga ka-opisina ko rin nalaman na si Aubrey ang tipo ng babae na walang alam puntahan kung hindi bahay at trabaho lang. At kahit kailan daw kasi ay hindi siya sumama sa kahit na anong get-together na para sa mga empleyado. Wala rin siyang kahit na sinong matatawag na kaibigan o close man lang sa opisina. Siguro nga kasi ay masyado siyang mataray. Siya yung tipo ng boss na kahit konting pagkakamali lang ng isang empleyado ay parang magugunaw na ang mundo sa galit. Papa Dudut, tama naman ang office mate ko na si Lauren sa mga sinabi niya. Istrikta si Aubrey pagdating sa trabaho pero hindi ibig sabihin noon ay masama ng ugali niya. Gusto niya lang na maayos ang mga trabaho namin sa opisina. Lahat ng malamig na pakikitungo niya sa amin at kasungitan niya ay ginagawa niya yon para mas ayusin namin ang kanya-kanyang trabaho. Isa pa ay hindi naman talaga namin siya kilala para husgahan sa kung sino talaga siya. Papa Dudut, natapos ang mini Christmas celebration na walang Aubrey na dumating para makijoin sa amin. Ang sabi ni Lauren ay normal na raw yon. Mas magugulat pa raw sila kapag bigla na lang sumulpot at nakikain si Aubrey. Kagaya ng dati ay nakakulong lamang siya buong maghapon sa opisina niya. Ni hindi ko siya nakitang lumabas para kumuha ng pagkain o inumin. Medyo pinoproblema ko tuloy kung paano ko ibibigay sa kanya ang regalo ko at ang ibinili na pagkain sa akin na para sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay natuwa ako na ang pangalan niya ang nabunot ko para sa exchange gift namin. Kahit noong una ay napapaisip na kagad ako sa kung ano kayang regalo ang ibibigay ko sa kanya at kung paano ko yon iaabot. Pero mas nangibabaw pa rin ang tuwa dahil magkakaroon ako ng dahilan para makausap siya ng hindi related sa trabaho. Sa totoo lang, para kasing ang hirap niya kasing lapitan at kausapin. Lalo na kung hindi trabaho ang pag-uusapan. Kaya naman magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang inaabangan ko siyang lumabas ng opisina niya. Kaya lang nang ma-imagine ko na baka tama si Nolan
at arayan niya lang ako kapag binigay ko sa kanyang regalo, ay nag-decide akong ilagay na lang yon ng palihim sa opisina niya. Papa Dudut, pahapon na nang sa wakas ay magbukas ang pinto ng opisina ni Aubrey at lumabas siya para siguro kumuha ng tubig sa pantry. Saglit akong pumasok sa opisina niya at nilagay ang regalo ko para sa kanya, pati na rin ang pagkain. Nang makabalik ako sa table ko ay medyo nakahinga na ako ng maluwag at muling nakapagtrabaho ng maayos. Papa Dudut, sobrang natuwa talaga ako nang makita kong nagustuhan ni Aubrey ang regalo ko sa kanya. Hindi ko kasi talaga inaasahan yon. Alam ko kasi na may kaya sa buhay si Aubrey, tapos isang lumang libro lang ang ireregalo ko sa kanya. Sinubukan ko rin kasing hanapin yon sa bookstore at online, pero wala na akong makitang kopya. Mabuti na lang talaga at pareho sila ng collection ng tita ko at pumayag si tita na hingin ko ang isang libro niya. Sinamahan ko na lang ng mamahaling tsokolate para naman hindi isipin ni Aubrey na tinipid ko ang regalo ko para sa kanya. Pero alam mo Papa Dudut, kung ano ang mas hindi ko inaasahang makita ng araw na yon. Yung pagngiti niya habang magkausap kaming dalawa. Sa loob ng halos isang taon na nagtrabaho ako sa advertising company na yon ay ni isang beses ay hindi ko siya nakitang ngumiti ng ganon. Kaya naging sobrang espesyal sa akin ang saglit naming pag-uusap ni Aubrey. Papa Dudut, sa pagpasok ng bagong taon ay napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Aubrey. Oo, masungit pa rin siya. Mataray at perfectionist pagdating sa kanyang trabaho. Pero paminsan-minsan ay nagagawa na niyang ngumiti na talaga namang bagay na bagay sa mukha niya. Mas lalo siyang gumaganda at hindi nga nagtagal. Naramdaman ko na mas lalo akong nagkakagusto sa kanya. Hanggang sa ma-realize ko na nai-inlove na ako sa creative director ng company namin. Papa Dudut, dahil medyo nagiging close na ako sa creative director namin, ay Aubrey na lamang ang tawag ko sa kanya. Kapag kaming dalawa lang ang magkausap, madalas din ay magkasama na kami sa coffee break. Doon namin pinagkukwentuhan ang mga bagay na hindi related sa trabaho. Kaya naman nalaman ko na high school pa lamang siya ay ulila na siya sa mga magulang. Wala rin siyang mga kapatid o malapit na kamag-anak na nakasama noon. Mag-isa siyang pinag-aaral at binuhay ang sarili niya habang nakikitira sa ninang niya na matandang dalaga. Mabait naman ang ninang niya dahil pinatuloy siya dito sa bahay Papa Dudut. Kaya lang noong nasa college na siya ay namatay ito sa sakit sa puso. Kaya kinailangan niyang maghanap ng ibang titirhan. Kumuha siya ng maliit na kwarto. Nagtrabaho bilang service crew sa isang food chain at nag-aral sa gabi. Ganon ang naging routine ng buhay niya hanggang sa nakatapos siya ng college at magkaroon ng maayos na trabaho. At ngayon nga ay may mataas na siyang posisyon sa opisina namin, Papa Dudut. May sarili na siyang bahay na siya lang mag-isa ang nakatira dahil wala na nga siyang malapit na kamag-anak. Yun din ang dahilan kung bakit sanay talaga siya nang walang kasama sa bahay o kahit sa trabaho. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit hindi siya madalas nang umingiti ay dahil pakiramdam niya, nagiging mahina siya kapag nakikita ng ibang tao na parang mabait siya. Kaya pinapangatawanan na lamang niya ang pagiging isang dragonesa sa loob ng opisina. Papa Dudut, na convince ko si Aubrey na sumama sa family reunion sa bahay ni na tita. Noong una ay medyo tahimik pa siya at suplada nang makilala niya ang pamilya at ibang kamag-anak ko. Siguro nga kasi hindi naman siya talaga sanay na makihalubilo sa maraming tao. Pero nang lumapit na sa kanya ang nakababata kong kapatid na babae, na totoo namang makulit at madaldal. Doon na rin siya nagsimulang gumiti at makipagkwentuhan. Hanggang sa pati ang pinsan ko, kinakausap niya na rin at nakainuman pa niya. Kaya pumayag na rin siyang ihatid ko siya pa uwi sa bahay niya pagkatapos ng reunion. Papa Dudut, simula ng araw na yon
ay mas nakilala ko si Aubrey. Yung totoong siya na hindi nagtatago sa pagiging isang dragonesa ng opisina. At dahil naramdaman ko na wine-welcome niya ako sa buhay niya bilang isang malapit at totoong kaibigan, mas ipinakilala ko rin ang sarili ko sa kanya. Kung dati-rate bahay at opisina lamang ang alam na puntahan ni Aubrey, nagkaroon na kami ng chance na dumaan sa coffee shop pagkatapos ng trabaho. Pero hindi para sa isang client meeting, kung hindi para kumain, magkape at magkwentuhan. Madalas din kapag weekend ay nasa bahay namin siya. Kung hindi sila magkakwentuhan ng kapatid kong babae, tumutulong naman siya sa pagluluto kay mami. Pati na rin ang mga pinsan ko na pumupunta sa bahay, nakabanding niya at hindi siya matalo-talo pagdating sa inuman. Alam mo Papa Dudut, pakiramdam ko nga minsan ay nag-iiba si Aubrey kapag nasa labas na siya ng opisina. Nawawala na kasi yung pagpapanggap niya na mataray siya at sobrang perfectionist sa buhay. Kapag magkasama kami, nagagawa na niyang ngumiti at tumawa. Nasanay ako sa ganong setup namin. Kaya nang minsang mag-leave siya sa trabaho niya ng halos 2 linggo, na alam kong hindi niya talaga ginagawa, ay dinalaw ko siya sa bahay niya para kumustahin siya. Ang sabi niya sa akin ay may trangkaso lamang siya at pagaling na rin siya. Dumalaw raw kasi ang mga pinsan niya na galing sa ibang bansa na kaagad din namang umalis. Pero iba ang naging kutob ko, Papa Dudut. Lalo na nang bigla na lang siyang nahilo habang magkausap kami. Sobra akong nasaktan ng malamang ko ang tungkol sa stage 2 ovarian cancer ni Aubrey, Papa Dudut. Alam ko namang wala namang kaming relasyon ni Aubrey, pero sobrang espesyal niya na kasi para sa akin. Siguro sa iba, lalo na sa mga kaopisina ko, ay para siyang isang dragon na palaging nag-aapoy sa galit. Pero para sa akin kasi ay hindi nila nakita kung paano umamo at maging malambing ang isang dragon. Sa kabila ng pagiging perfectionist niyang boss, ay may tinatago siyang kabaita na hindi niya ipinapakita sa lahat. Madalas siyang nagpapabili ng pagkain na para sa mga kaopisina ko kahit na hindi siya nakikihalubilo o kumakain na kasama namin. Nagpapaabot din siya ng cake o regalo sa kung sino man ang may birthday. At kahit na hindi ko siya kadugo ay tinuring niya na halos na totoong magulang sina mami at daddy. Pati na rin ang kapatid ko na sobrang sabik na magkaroon ng ate. Naging parte siya ng pamilya ko hindi lang dahil sa tinanggap niya kami, kung hindi dahil kami mismo ang may gusto na maging parte siya ng pamilya namin. Kaya nang nalaman ko ang tungkol sa sakit niya, gustong gusto ko nang humagulhol pero pinilit kong pigilan. Dahil ayokong panghinaan siya lalo ng loob. Ako lang kasi ang pwede niyang kapitan at kuhanan ng lakas. Kaya kailangan kong magpakatatag sa harap niya. Kahit ako man ay pinanghihinaan na kaagad. Ang naisip ko kasi noon ay bakit si Aubrey pa? Hindi naman sa hinihiling ko na sana ibang tao na lamang ang magkasakit, pero napakabata pa kasi niya para danasin ang ganong klase ng hirap ng nag-iisa. Papa Dudut, kagaya ng pinangako ko kay Aubrey, ay hindi ko na ulit siya iniwan ng nag-iisa. Hindi ko sinabi sa opisina ang tungkol sa totoong dahilan ng pagpa-file niya ng extension para sa leave niya. Pero alam ko naman na hindi magtatagal ay malalaman nila ang tungkol sa sakit ni Aubrey. Ayaw din kasi ni Aubrey nang kinakaawaan siya ng ibang tao. Mas gusto pa nga niya yung may ines na nararamdaman sa kanya. Nasanay na rin kasi siya sa ganon. Nag-iisa, walang kaibigan, pamilya o karamay. Kaya gusto niyang ipakita sa ibang tao na matigas siya at kaya niyang mag-isa. Kahit ang katotohanan ay hinang-hina na siya at kailangan na niya ng kasama. Papa Dudut, mula nga ng araw na nalaman ko ang tungkol sa sakit niya, ay madalas na akong pumupunta sa bahay niya.
Palagi niya rin akong kasama sa mga check-up hanggang sa therapy niya. Nung una ay palagi niyang sinasabi na kaya niya at hindi niya kailangan ng tulong ko o ng kahit na sino. Pero syempre hindi ako papayag sa pagkakataon na ito na kayaning pa niyang mag-isa. Gusto kong iparamdam sa kanya na may kaibigan na siya sa katauhan ko. At pamilya na rin niya ang pamilya ko. Hindi ko alam kung gaano ko pa siya katagal na makakasama at ayokong isipin na malapit nang magwakas ang buhay niya. Naniniwala at nananalig pa rin ako na gagaling si Aubrey. Mabuti siyang tao at hindi niya deserve ang ganitong klase ng sakit o sitwasyon para sa sarili niya. Papa Dudut, dahil nga sa naubos na ang leave credits ko sa opisina, ay madalas nang hindi nababayaran ang mga araw na hindi ako pumapasok. Pero sinisigurado ko na bago ako mag half day o mag leave ay natapos ko ng lahat ng mga trabaho na dapat kong tapusin. Minsan nga ay dinadala ko na rin ang mga yon sa bahay para lang hindi ako maabutan ng deadline. Hindi rin kasi ako pwedeng mawala ng trabaho, lalo na ngayong tumutulong na rin ako financially para kay Aubrey. Papadudot, kahit paano ay nabawasan ang pagod ni Aubrey sa pila at biyahe nang pumayag na siyang magpa-confine sa ospital para doon na ituloy ang therapy niya. Nang nalaman din ng pamilya ko ang tungkol sa sitwasyon ni Aubrey, ay sila nang nag-offer ng tulong para sa kanya. Nagbabantay sa ospital ang kapatid kong babae at si mami naman ay palaging nagluluto at nagdadala ng pagkain na pupwede kay Aubrey. Parte ng pamilya na talaga ang turing nila kay Aubrey at alam kong nararamdaman niya yon. Papadudot, na kwento rin kasi ni Aubrey sa akin dati na may mga alaala pa siya na kasama niya ang mga magulang niya at sobrang saya nila noon. At kapag daw nasa bahay namin siya noon at kausap niya si mami o ang mga kapatid ko ay ramdam niya na parang hindi na siya iba sa pamilya ko. Yun naman talaga ang gusto kong iparamdam sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga natuwa na rin ako nang hindi na niya tanggihan ang tulong ng pamilya ko. Nasamahan siya sa ospital kapag nasa trabaho ako. Papa Dudut, pakiramdam ni Aubrey ay mas nanghihina siya kapag naka-confine siya sa ospital. Kahit para sa akin ay mas convenient pa ngayon dahil may 30 minutes din ang biyahe namin tapos ay pipila pa kami. Pero hindi ko na nga napilit pa si Aubrey na magstay kami sa ospital. Papa Dudut, pagkalipas ng 2 araw ay umuwi na kami sa bahay ni Aubrey. Pumupunta na lamang kami sa ospital kapag schedule na ng therapy niya. Matatag si Aubrey at kahit kailan ay hindi niya ako pinakitaan ng kahinaan o pagkapagod. Wala akong reklamo na narinig at palagi lang siyang nakangiti kapag tumitingin sa akin. Bagay na nagpapalakas lalo sa loob ko na malalampasan niya ang lahat ng ito. Malalampasan namin ang magkasama. Iba kasi ang dating na mga ngiti niya sa akin. Para bang gusto niyang iparamdam sa akin na kagaya ko ay lumalaban din siya at pareho kaming umaasa na gagaling siya. Papa Dudut, sa totoo lang ay nagsisimula na akong panghinaan ng loob na malalampasan ni Aubrey ang napakabigat na pagsubok na ito. Lalo na nang tumaas sa stage 3 ang ovarian cancer niya na sinundan ng panghihina lalo ng katawan niya. Pero nakikita ko pa rin ang determinasyon niya na lumaban. Bagay na muling nagbigay ng lakas ng loob sa akin para magpakatatag. Kung si Aubrey nga ay nanghihina na ay pilit na nagpapakatatag at nagpapakalakas. Ano pa ako na walang iniindang sakit sa katawan. Kaya kailangan kong taasan ang pananalig ko na gagaling siya at malalampasan niya ang lahat ng ito. Papa Dudut, habang tumatagal na nakakasama ko si Aubrey ay mas lalo ko siyang minamahal. Pero pinigilan ko ang sarili ko na sabihin sa kanya ang bagay na yon. Ayoko kasing isipin niya na baka naaawa lang ako sa kanya.
Kaya sa halip na marinig niya sa akin ang tungkol sa nararamdaman ko, ginawa ko na lamang ang lahat para maiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Inalagaan ko siya, inasikaso at kahit kailan ay hindi iniwan. Kasama ko ang pamilya ko sa pagpaparamdam kay Aubrey na hindi siya nag-iisa at may mga tao na nagmamahal at patuloy na nagmamalasakit sa kanya. Sa paraan na yon, alam ko na magpapakatatag siya at lalaban. Hindi lang para sa sarili niya kundi para na rin sa amin. Papadudot, dahil nga sa indefinite leave ni Aubrey sa kanyang trabaho, nalaman na ng mga kaopisina namin ang totoong nangyari sa kanya. Pati na rin ang dahilan kung bakit palagi akong late sa trabaho ko. Half day o naka-leave. Halos lahat sila ay nakisimpatya sa pinagdadaanan ni Aubrey, Papadudot. At dahil nga madalas akong naka-leave without pay sa opisina namin, nagsimula ko na ring magastos ang mga ipon ko. Hindi rin kasi biro ang gastusin para sa therapy at sa mga gamot ni Aubrey. At alam ko na paubos na rin ang savings niya. Kaya hanggang kaya ko ay tutulungan ko siya sa kahit na anong paraan na nalalaman ko. Papadudot, hindi ko inaasahan ang ginawang pag-abot ng tulong ng mga kaopisina ko kay Aubrey. Alam ko naman na nagiging usap-usapan na si Aubrey sa trabaho dahil sa sakit niya. Pero hindi ko alam na gumawa na pala sila ng paraan para makatulong. Akala ko kasi ay wala talaga silang pakialam kay Aubrey. Dahil sa paniniwala nga ng mga ito na masama ang ugali niya. Pero heto sila at nagkaisa na gumawa ng fundraising para makapagbigay ng financial support. Papadudot, nang sabihin ko kay Aubrey ang tungkol sa tulong na inabot ng mga kaopisina namin at patuloy na pagbebenta ng mga ito ng t-shirt at keychain para makalikom pa ng pera, ay hindi na niya napigilan ang sarili niya na maiyak. Nagigilty daw siya dahil pakiramdam niya ay hindi naging mabuti ang treatment niya sa mga ito. Pero heto sila at nagmamalasakit para sa kanya. Kaya raw kapag nabigyan siya ng isa pang pagkakataon ay babawi siya sa mga ito. Papadudot, sinabi ko naman sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Dahil naiintindihan ng mga kaopisina namin na ginawa niya lang ang tama pagdating sa trabaho. At alam ng mga ito kung gaano siya kabuting tao. Hindi niya kailangang bumawi dahil lumaban at gumaling lang siya sa sakit niya ay sapat na yon para masuklian lahat ng tulong na ibinigay ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Papadudot, umaasa ako na pagkatapos ng last session ng chemo at radiation therapy ni Aubrey ay unti-unti nang babalik ang lahat sa normal. Kaya masaya kaming nag-celebrate noon kasama ang pamilya ko, ilang mga kaibigan at kaopisina namin. Pero nang makalipas ang isang buwan ay muli kaming nagpabalik-balik sa ospital. Akala ko talaga, Papadudot, ay tuluyan na siyang mawawala sa akin nang hindi ko man lang nasasabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Dahil sobrang nanghina talaga ang katawan niya. Pero sa kabila noon ay nakitaan ko siya ng katatagan ng loob na lumaban para mabuhay. Paulit-ulit kaming nagdasal ng pamilya ko at mga kaopisina para sa kanya. Papadudot, hindi ako naniniwala na merong mahina at malakas sa Diyos. Mas naniniwala ako na lahat tayo ay may kanya-kanyang oras kung kailan tayo aalis sa mundong ito. At noong panahon na yon, malaki ang pasasalamat ko dahil hindi pa oras ni Aubrey para iwanan ako at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil pagkatapos ng halos 3 buwan na pagkaka-confine ni Aubrey sa ospital, ay unti-unting nanumbalik ang lakas niya. Hanggang sa ma-discharge na siya sa ospital at tinuloy na lamang ang pagpapalakas niya sa bahay. Papadudot, sobrang laki nang pasasalamat ko sa lahat ng mga taong tumulong kay Aubrey at nagdasal para malampasan niya ang pagsubok na ito. Pero mas nagpapasalamat ako sa Diyos
para sa pagbibigay ng panahon para makasama ko pa si Aubrey ng mas matagal. Kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataon na ito at sinabi ko na sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ang nakakatuwa doon, Papa Dudut, ay sinagot niya rin kagad ako. Hindi dahil sa pag-aalaga na ginawa ko sa kanya, kung hindi dahil sa sign na matagal na niyang hinihingi noon. Ang libro na matagal na pala niyang hinahanap-hanap sa iba't ibang bookstore at online shop ay ginawa niya palang sign para mahanap din ang lalaking habang buhay niyang mamahalin. Ang sabi niya, kung sino raw ang lalaki makapagbibigay ng libro na yon ay ang lalaking mamahalin niya ng buong puso. At ako yon, Papa Dudut. Ako ang lalaking dumating sa buhay niya para ibigay ang libro na yon. At ito pa rin ang sign na matagal na niyang hinihintay. Papa Dudut, ngayon nga ay 2 taon na kaming kasal ni Aubrey. Wala pang anak pero masaya kaming mag-asawa. 2 taon na rin siyang isang cancer survivor. Pero hanggang ngayon ay sariwang sariwa pa rin para sa akin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya kasama ako. Sobrang nahirapan man siya noon pero alam ko na may dahilan kung bakit namin yon naranasan. At isa na siguro sa mga dahilan na yon ay para maisulat ko ang kwento naming dalawa sa inyong programa. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat na ito. At sana kahit papaano ay nabigyan ni Aubrey ng inspirasyon na magpatuloy na maging matatag ang lahat ng mga taong nakikipaglaban sa sakit na cancer. Huwag tayong mawawala ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Dahil hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na alam niyang hindi natin kakayanin. Maraming maraming salamat sa pagpili at pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. More power and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng programang ito. Dexter.